pong alaga ko pong aso. Aksidente po kasing nasira po yung lock nung cage niya. Bigla po nagtatakbo palabas. Hinabol po kaagad namin. Nagpunta po siya sa kapitbahay namin na may alaga pong manok na panabong. Nakahiga ako sa dugong. Parating yung aso niya, nagwalaan yung mga manok ko. Ngayon parang ako nga terang dadambahin siya. Tumakbo ako paloob sa kusina ko. Malapit na po kami, nakita ko po yung may-ari ng manok. May hawak po siyang tubo. Pahiga po yung alaga kong aso. Napasigaw na lang po ako na wag. Ang aso mo ay Siberian Husky. May lahi yan, no? Talagang puro yan. Apo. Ano ba talaga nangyari dito nung makawala yung aso mo ng kapitbahay sa tapat? Ano ba ang ipinaglalaban mo rito na bakit kayo pumunta sa akin at parang sinumbong mo itong si Efray na para ang dating kalupitan? Apo. Ano bang gusto mong mangyari, Apo. Jenny? Sabihin mo sa akin para maintindihan ang nanonood sa atin. Bakit mo sinumbong si Efray kung tutuusin si Efray yung dihad? Bali, yung pong nirereklamo ko po kay Kuya Efray na unang bangag niya po kasi sa alaga ko, nagmamakaawa na po ako sa kanya na wag na po niyang dalawahan. Okay, sige, dyan ka lang. Sa kabilang linya naman natin, si Efren Suarez, ano ba talaga nangyari? Bakit mo nagawa ito? Sobrang galit mo, nakita mo nilalapa yung manok mo. Papasing ako sa duyan, sir. Ngayon, narinig ko na bulabog yung mga manok ko, sir. Ngayon, nung medyo malapit na, sir, parang ako ang dadambahin ng aso niya, sir. Okay. Pumasok po ako, sir, sa likod. Tumakbo ako papunta sa loob ng kusina namin. Ngayon, sir, nakita ko sa bintana na lapa-lapaan ng aso niya yung manok ko. Nung hindi niya nabitawan, tinalo ko pa rin, sir, minsan, sir. Gusto ko lang sana, sir, na matanggal yung pagkatuan niya sa manok. Saan ba kinagat yung manok? Sa leeg? Sa kakatawan? Sa leeg, sir. Tsaka sa gawing pakpak, sir. Jenny, narinig mo ba ako? Saan ba ang manok ni Efray nakalagay? Sa may bakuran mo o may sabay bakuran niya? Sa bakuran niya po. O yan, okay, sir. Tigil. Sa bakuran niya. Saan yung aso mo? Okay. Sa bakuran ni Efray, sa bakuran mo? Sa bakuran. Okay. Sa bakuran so lumabas ang aso mo sa bakuran mo. Sandali, Jenny. Lumabas yung aso mo sa bakuran mo para pumunta sa bakuran ni Efray. Nag-effort pa. Pumunta roon kasi nakita niya yung manok. Tama? Nasaan ka noon? Nasa harap din po ng bahay nila. Eh, ba't hindi mo nakita na tumakas ang aso mo? Bali, nakakulong po siya. Kaya nga, hindi ba? Sabi mo, nakakulong, nakatakas dahil na nasira niya yung kandado. Eh, pareho pa rin yung pananagutan mo. Kung nakatakas din yan sa kanyang kadena, pananagutan mo pa rin. Yung may pananagutan dito is yung may-ari nung aso. You should take every precaution that your animal or your dog is properly caged or properly bound para nang sa ganun ay hindi yan makatakas at makapinsala. Alam naman natin na ang husky ay malaking aso yan at medyo malakas din yung asong yan. No? In this case, considering ang pumasok raman kasi dito, according to the facts, is yung aso doon sa bakuran noong nag-aalaga ng manok. Ngayon, as to dun sa pamamalo nung may-ari ng manok, eh that can be justified. Dinidefend lang naman niya yung property niya from the danger that was being posed by the dog. Kung hahayaan pa siya, eh baka makapunsala pa ng mas malaki. Ang pananagutan dito is clearly with the owner of the dog. Alam mo naman yan, aso na yan. Ay, work dog yan. Eh. Hindi lang work dog yan, hindi pet dog yan. Iba ginagawang pet dog. Guard dog pa nga yan eh. Kung tawagin, companion ba yan? No. Dito sa atin, ginagawa nating pet. Kaya doon sa mga nagmamayari ng Siberian Husky, kay work dog man yan, o companion dog man yan, o pet dog man yan, may pananagutan ka, malaking aso yan eh. O, nakita mo, Jenny? May pagkukulang po talaga ako sa part po na yan. Okay. Na napabayaan ko po, nakawala po yung alaga ko. Ang kinagagalit ko lang po sa kanya na bakit po kailangan niyang sabihin na napatay po ng alaga ko nung mga oras. So anong ibig mong sabihin dito, Jenny? Okay pang manok? Hindi po hindi talaga nakagat ng aso ko. Kasi po meron pong nagpatunay na kinuha po nila yung manok na lumalaban pa po yung manok sa kanila. Dalawang barangay tanod po ang nagpatunay po sa barangay nung pong pumunta kami sa barangay. Sir, kasi minsan, hindi lang minsan yan nangyari, sir. Bali, tatlong beses na nangyari na
nakadali ng isang bibi at isang manok pa rin. Totoo ba to? Hindi po. Gusto kong makausap naman itong Lupon, taga Pamayapa, Santa Rica, Cabiao, Nueva Ecija, para malaman natin kung ano nga ba tala si Jay Balingid. Kami po'y lalapit sa iyo, Jay, kung alam mo lang siguro itong kasong dinidulog sa amin ni Jenny Gopio. Ano bang napagkasunduan dyan sa barangay boss Jay Balingid? Pinagpaliwanag ko lang po, Herr si Efren Suarez, yun nga raw po ang nakakala niya, siyang susuguri ng aso. Mm-hmm. Yung pala, ang tangka po ng aso ay yung kanyang alaga. Sabi po ni Efren, kinagat daw po ng aso ni Jenny yung manok. Mm-hmm. Kaya namatay. Malayo pala ng aso, kumuha na siya ng pamalo. Dahil nakakala niyang siya ang susugurin. Hindi naman sa ganung paraan mo sasawayin yung aso. Dapat sana ay nasawata siya doon sa pakiusap ni Jenny. Ang tanging layunin lang po namin ay mapagkasundo ang dalawang panig. So, pinakinggan po namin pareho yung deklarasyon ni Jenny Gopio at saka po ni Efren Suarez. Ano ang sa tingin mo? Ano ang tama? Anong, sinong tama? Sinong mali? Tama po si Efren. Ayun. Kaya nga po, ang sabi ko kay Efren, kung maaari sana Efren, pwede kang makiusap o magpakumbaba. Bakit magpapakumbaba ang aggrieve, yung dehado rito? Mali ata. Ang magpakumbaba ay yung respondent. Si Jenny, mali ata. Kasi sa abogado, kahit na ako, magsasabi mismo kay Jenny, may pananagutan si Jenny at ang pananagutan ni Jenny sa ginawang depensa ni Efren na may karapatan si Efren ipagtanggol ang kanyang manok. Ngayon, kung tatanungin, sino may sala? Mas justified yung ginawa ni Efren kasi pumasok sa bakura ni Efren itong yung malaking aso ni Jenny. Pananagutan ng isang may-ari, kung sa ibang bansa yan, babayaran mo. Dito sa atin, kung nakikinig ka man, Jenny, ako'y dederechohin ko na hindi ako barangay, derecho tayo, gagamit tayo ng batas dito. Jenny, kung ako magsasabi sa'yo, bayaran mo si Efren. Panagutan mo. Ba't may pananagutan ka kay Efren? Sinong dapat sisisihin? Apo. Ikaw o si Efren? Kasi kayo may-ari eh. Alaga niyong aso niyo eh. Sagutin pero mo, Jenny. Sinong dapat masisisi rito? Ikaw o si Efren? Epekto lang si Efren sa dahilan ng problema. Ang dahilan ng problema ay nasa sa'yo. Diretsuhin ko na habang nakikinig sa atin yung Lupon taga Pamayapa, hanggang ganyan lang naman sila eh. Pag hindi ka nagkasundo, hukuman. Pero pagdating sa hukuman, matatalo ka rito, Jenny. Ako na magsasabi sa'yo. At bakit ako nagsasabi sa'yo? Kumuha ka ng magaling na abogado. Ganun pa rin. Papakita mo sa kanila, kawawa naman yung aso mo. Naawa rin ako sa aso mo. Gusto kitang ipagtanggol. Kaya lang, kasi kung totohanan, hindi kita kayang pagtanggol. Sa mata ng publiko, sa mata ng batas ng tao, talo ka. Mananagot ka rito. Kahit sino ang abogadong nanunod sa atin, kahit na hukom, huwis, ganun din sasabihin sa'yo. Okay, Efren, nandiyan ka ba, Efren? Yes, sir. Sabi ko, Efren, anong gusto mo mangyari? Eh, sir, yun nga, sir. Eh, pinababayaran ng kapatid ko, sir, yung manok, sir. Okay. O, Jenny, pinababayaran daw ni Efren yung manok niya. O, di mag-usap na lang kayo. Siguro mas maganda. Magtawaran na lang kayo kung magkano'ng pupwede. Labas na kami dyan. Gusto kong linawin muna na yung pananagutan ay pananagutan mo para doon sa mga taong nanunood sa atin, hindi dapat sila nalilibang dito ng mga kwentong kutsero, kwentong manok at kwentong aso pinag-away natin. Mas may matutunan yung mga taong nanunood sa atin sa mga ganitong klaseng sumbong na sumasalamin sa totoong lipunan natin sa mga probinsya, sa syudad. So hindi kami entertainment. So ngayon, panalo rito ang taong bayan, silang natututo. Kayong dalawa, mag-ayos na kayo kasi ganun din ang hantungan yan pag kayo naghukuman. Ang sino man ho nanonood ng pambansang sumbungan, hindi ho kami entertainment. Kami ho public service talaga. Papakita namin yung totoo, tama. Maninindigan ho kami kung sinong tama. At pag kayo nasa tama, kami tatayo sa inyo. Kapag kayo'y mali, sasabihin namin kayo'y mali.